So, hindi ko na siya pinansin. Ang sinabi lang talaga doon is, 40,000 one lie against pastor. Post ko daw sa Facebook. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Paliwanag po mga kababayan, igalang ang karapatan nitong si Pastor Kib. Ayun na nga no, mga kababayan, welcome back sa PH Update. Napanood nyo naman po yung ating intro. Butata po itong si Risa Hontreveros dito sa banat nitong si Senator Francis Tolentino. Ito po kasing si Senator Risa, ito problema dito eh. Pagka nagsalita po siya dyan sa Senado, akala mo kung sino, napakalinis. Eh mamaya po, pag-usapan natin yung PhilHealth issue na yan na post nitong si Sir Jason. Sa pag-usapan po natin mamaya yan. At pagka nagsalita siya, naglatag siya ng mga resource person dyan sa Senado. Akala mo talagang guilty na itong si Pastor Kibuloy. No, wag ganun. Ah, kasi kinukuha na mo lang ng side yung mga di umanong nabayaran ng tiga 50,000 kaya nagdadadagdag dyan sa Senado. Di umano ha, binayaran daw yung mga tao na yan dahil po mga kababayan, yung isang dating membro na, ng KOJC o basta hindi na siya active member ng KOJC, nagsalita po siya at binulgar niya na meron din daw pong nag-offer sa kanya ng 40,000 pesos noong palabas na siya doon sa KOJC. Yan, dyan pa lang po mga kababayan, makikita na natin yung aligasyon na binayaran yung mga lumantad at naninira dito kay Kibuloy, eh talagang may basihan po mga kababayan. Kayo, ngayon po mga kababayan, imbis na makakuha ng simpatsya itong si Risa Hontiveros sa ating mga kababayan, lalo lang po siyang pinanggigilan. At pasadahan din po natin ang mabilisan. Itong banat nitong mga congressman na to, hindi po natin mawari for... Puro ano po sila, puro pabibot, pabida dyan sa House of Representatives. Nung ang Senado ang nagsalita kaugnay sa dagdag na 100 sa minimum wage sa ating bansa, ha? Ang daming nag-iyak ang mga congressman, nag-esyo, kailangan mo nang konsultahin yung mga mamumuhunan dahil yung mga marami sa ating mamumuhunan, small and medium enterprises lang sila. Yung 100 piso, napakalaking bagay nun. Ngayon naman po, siyempre, alangan na magpatalo sila sa Senado, di ba? Yung sa kanila po mga kababayan, 300 pesos, 350 pesos, kinukonsidera daw nitong mga congressman na to. Kung hindi ba naman kayo sa kalahating mga epal dyan sa House of Representatives, noong Senado ang nagpanukala ng 100, ang dami sa inyo dyan ang nag-iiyakan. Kasi alam nyo lang, puro ayuda, di ba? Ngayon, ang ginawa ng Senado, banatan natin, gawin natin, taasan natin ang sweldo. Papayag ba naman itong mga epal na to na maiwan sa ano sa biyahe? Siyempre, magbibida-bida yung mga yan. Ang ginawa po nila, 350 pesos naman po ang sa kanila. Ang sabi po, isinasaalang-alang ng House of Representatives ang daily minimum wage increase para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor na mas mataas sa 100 pesos na iminungkahi ng Senado. Kabilang ang panukalang batas na naghahangad ng dagdag na 350 pesos. Kung hindi pa nagsalita ang Senado na gusto nilang dagdagan ng 100 piso, kasi itong 350 pesos na to, kung magawa po nila, napakaganda niyan. Napakaganda po niyan. No, maganda yan, approve sa atin yan dahil makikinabang yan sa sambay ng Pilipino. Hindi na puro ayuda iniisip nila. At least nagkaroon sila ng realization na para napapansin ng mga kababayan natin, parang alam lang natin gawin dito ayuda. Diba? Yan, mga ganyan lang po nila dyan eh. Ngayon, siyempre hindi po sila pwede magpatalo sa Senado, wage increase, baka maisip ng mga kababayan natin, aba, ito Senado, ibang klase ha. Hindi nila iniisip yung ayuda, iniisip nila dagdag sweldo. Mas mainam itong Senado, 'di ba? Ayaw po nila 'yon. Di po gusto ng mga congressman 'yon, kaya sasawsawan po nila ng ang issue na 'to at dadagdagan pa po nila ng 250 pesos. Ang tanong, doon pa lang sa 100, yung mga bilyonaryo at milyonaryong mamumuhunan, nag-iiyakan na noong naglabas ng ganyang panukala ang Senado. Doon sa 100, nag-iiyakan na itong mga mamumuhunan na to.
Yung iba pa sa inyo dyan sa House of Representatives, sinasabi na eh, kailangan muna natin konsultahin yung ating mga SMME, yung small medium enterprises. Kailangan muna daw konsultahin dahil yung 100 eh, napakalaki. Napanood po natin yun, isa dun sa mga press con nila dyan sa House of Representatives. Pero yung version nila, mas maganda. 350. Di po natin alam kung kukonsultahin nila yung ating mga mamumuhunan dito sa ano na to, wage hike, no? Kayo po mga kababayan, ano pong masasabi niyo diyan sa atin? Maganda yan. Okay yan. Kaso ang tanong, magmamaterialize kaya yung ano, ayan, paano kala na yan? Doon muna tayo sa ano, wag tayo masyadong magbibida-bida, no? Step by step. One step at a time, higa nga, no? Mag-umpisa tayo doon sa 100 pesos, yung sa Senado. Ngayon, pagka talagang na-implement at walang maraming umiyak dyan sa 150 na yan, sigurado mag-iiyakan yung mga bilyonaryo, yung mga oligarko dyan sa 100 na yan. Sayang din naman sa kanilang kita yan, di ba? Kita na, napunta pa sa sweldo ng mga manggagawa. Ganyan po utak ng mga ano na yan. Ngayon, pagka umubra yung 100, di yung 250 na lang yung idagdag. Wag yung bigla yung 350, kahit ako mamumuhunan. Parang matutumba ako dyan. Imagine, kung 350 lang yung pasahod, magiging ano na, magiging 700 pesos na po. Di ba? Ang hirap nun. Lalo na, itong si ano eh, saba, yun po, mahirap gawin para sa mamumuhunan. Ang tanong, kailangan? Kailangan po yun. Ano na po ngayon tayo? Largest imported of price in the world. Ganun po katindi ang ating bansa ngayon. Ano nga eh? Ngayon naman po mga kababayan, dumako na po tayo dito kay Senator Risa Hontiveros. Ayan po yung kanyang before PhilHealth and during PhilHealth. Ay, mas matindi po nung naging senador yan. Yung after PhilHealth, yun ang mas matindi. Meron siyang before, during, and after mga kababayan. No, after PhilHealth, nagsinado. Tingnan nyo naman po ngayon mga kababayan. Sabi po, itong si Sir Jason sa kaugnay dyan sa ano na yan, PhilHealth issue nitong si beautiful girl. Ayan. Masabi po niya, with the CS ruling on Sen. Risa Hontiveros and Company Re-Illegal Act while serving as director of PhilHealth, she lost all her moral ascendancy and authority or what is left of it. Ayan mga kababayan, no? Iba talagang bumanat itong si Sir Jason sa. May pa-condemn-condemn ka pang nalalaman sa mga taong sinisiraan mo ng dangal sa Senado by flexing the power of Congress. Yun pala, isa kang malaking hunyango, mga kababayan. Ano, nag-iiba yung tsura eh, di ba? Mga kababayan, yung hunyango, nag-iiba kulay. Pero itong si Risa Hontiveros, iba po siya mga kababayan. Nag-iiba po siya ng itsura, no? Bago po siya pumasok sa PhilHealth, aktivista look po ang tawag dyan. Aktivista look, wala... aktivista siya dyan, di ba? Sisigaw-sigaw siya sa daan. Pagkatapos po niya naging aktivista, idinala po siya nitong si Panot dyan sa PhilHealth. Ayan po yung during PhilHealth. Ang matindi po dito mga kababayan, itong after PhilHealth, ayan na po siya ngayon. O, di ba? Yan na po ngayon itong si Senator Risa Hontiveros. Ayan. O, yan po yung ano, yung after PhilHealth. Meron po siyang before, during, at saka after. Ganyan po katindi ang ating senadora na yan. At ngayon naman po mga kababayan, dumako po tayo ngayon. Kasi po ganito to. Noong nakita ko po itong mga larawan na to, napapaisip ako eh. Sabi ko, parang may mali. Parang may mali dito. Ayan, tanggalin ko muna to mga kababayan. Ayan. Sabi ko, ba't parang may mali? Tinitingnan ko po itong mga larawan na to. Sabi ko, ba't parang hindi masaya si speaker dito sa ano? Dito sa mga larawan na to. Kuha po yan sa ano, sa Malacanang, ha? Hindi po natin alam kung anong pinipirmahan nitong si ano na to, nitong si Marcos Jr. Ngayon po mga kababayan, malaman-laman po natin, hindi po pala nasunod ang kagustuhan nitong si Martin Romualdez, kaya medyo parang nakasimangot siya, no? Pakinggan po natin ang sasabihin nitong si Mig Zubiri dito. Actually, si Presidente, alam mo si Presidente, to be very honest, binanggit niya po kanina yan, mas gusto niya na magkaroon ng plebiscite in the 2025 elections. Ayaw ng Congress yan. Di ba minamadali nila? Ayaw po nila yung ideya na yan, no? Dahil
napakaklaro, kung gagawin natin yan bago mag-eleksyon, gagastos po tayo ng 12 to 14 billion. Siya mismo, galing mismo sa kanya, sinabi niya, mas gusto niya sabay na lang sa halalan ng 2025. So, anong problema dito kay Tambat, mga congressman? Ba't po kayo minamadali dyan sa Senado? Kaya pala hindi siya nakasmile dito. Malamang ano na, na eto naman, todo smile siya. Oh. Iba klase talaga itong politika. So, pagka ganun, hindi po tayo kailangan magmamadali. So we can take this up after the break and complete the resolution and approve the resolution before the synergy, at least before the synergy break. Ako po, sisingilin ka na naman yan. Pakasabihin na naman nitong si Suarez. Sabi ni ano, si Senate President, ganito yung tatapusin niya. Ba't di pa tapos? Aming target data, baka sabihin na lang, nangako na naman ako. Target date po natin, kasi ang gusto po ng ating Pangulo eventually is to course it through the elections of 2025. So he's asking Senator, he asked Senator Sonny Angara to look at the legal possibilities to be able to convince the COMELEC to add that rider question sa likod, sa back page ng balota, kasama ng mga party list representatives, kasi sa likod yun eh, na maglalagay po doon ng rider question, ng isang rider question on the Constitution, on the amendments of the Constitution. Na yun, ayos yun, wag nyo hong madaliin. At sana naman, isangkot nyo po yung mga kababayan natin na matatamaan dyan sa charter change na yan, ha? Dyan sa pag-aamenda ng economic provision. Huwag nyo pong isama yung mga chambers of commerce na yan, dahil matagal na pong yumaman yung mga yan sa ating bayan. No? Matagal na pong ginatasan ng mga yan ang ating mga manggagawa. Ha? Sila po talaga yung nakikinabang sa ating kasalukuyang konstitusyon. Ngayon, atat sila na mabago ito. Sana dalin dito, isama dito sa usapin na to yung mga ordinaryong Pilipino kung paano makikinabang itong si Juan de la Cruz. Dito po mga kababayan, papanuurin na po natin itong si Madam Mariel. No? Ito po ay isa po siya na dating active worker dyan sa KOGC. Mayroon po siyang isisiwalat dito sa video na ito. Panoorin po natin mga kababayan. Siguro naman hindi ko na kailangan mag-explain, Charles. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, testimony ka eh. Ikaw mismo sa sarili mo, witness ka kung gano'ng kabuti si Pastor, di ba? O ikaw mismo nagsabi ka, pinag-aral ka ni Pastor. Tapos sasabihin niya sa Senate, mo, hindi siya nag-aral. Tapos sabi mo pa, sinasaktan daw. So ano yon, hearsays lang, mga ganun lang, mga chika-chika. Ikaw mismo galing yan sa bibig mo, pero kung sa korte lang padadaanin yung mga reklamo nyo ngayon, ikaw sa sarili mo bagsak ka na. Diba? Hindi tatayo. Ikaw mismo sa sarili mo sinasabi mo na hindi ka inabuso ni Pastor. Kasi totoo naman, hindi tayo inabuso ni Pastor. Diba? Puro nga tayo pagmamahal doon eh. Depende na lang sa'yo kasi nga, rebellious yung puso mo siguro. Kaya ka nagkakaganyan ngayon. Mm-mm. Hindi so, ko lang alam. Yeah, masasabi na Mariel na walang credibility. Ito, issue number one pa lang ito, ha. Huling-huli na yung decision. Walang credibility ang rinin na ito. Masasabi mo ba yan, Mariel? Pwede. Kasi mismo kasama niya, nagsabi, binayaran daw siya. Ang baba nga eh, 50,000. Kung totoo, 50,000. Mariel, may sakit daw to. Tama ba yun? May sakit. Oh, yan. Yan mapapatunayan kasi sabi mismo ng kasama niya, which is Lawrence, may sakit daw siyang HIV or talagang ko lang yung I. Ay, sige, buuhin na lang natin. HIV. Nako. Lagay natin dyan yung itsura nitong si Risa Honteveros para meron tayong before, during, at after niya dyan sa PhilHealth. No? Pero nung after niya sa PhilHealth, bigla po siya lalong gumanda eh. No? No? Hindi pala gumanda, lalo siyang pumuti. Pero naka-aircon sila dyan sa Senado. Dito pasigaw-sigaw siya sa daan dyan eh. Baki-baka, di ba? Pagano'n-ganon siya sa daan eh. Pero ngayon mga kababayan, ano na lang siya ngayon, merong komite na kung saan nagtatawag siya at pagka meron siyang napagdiskitahan, talagang mayayari po dun sa komite. Walang laban yung mga taong mababanatan doon sa committee niya.
binayaran ka sa halagang 50,000. Naku po. Kung nagtrabaho ka, kaya mo lang kitain yan. Or kung kaya, pinagdasal mo na lang yan sa ama. Kung sincere ka lang, pwede ka pang patawarin ng ama. Kasi alam natin, di ba? Yung HIV, 5% or 1% lang gumagaling yan. Kahit gano'ng pakalaki ang pera mo. Kasi walang lunas ang HIV. Sa totoo lang. Oh, hindi ako natatakot. Hindi ako natakot sabihin ng totoo kasi yun talaga ang katotohanan. Kung dapat naisip mo yan bago ka nagsimula, bago ka nagsinungaling at bago ka nag-witness dyan, inisip mo sana kung walang may nakakakilala sa'yo. Dapat inisip mo na maraming nakakakilala sa'yo at hindi mo kaya magsinungaling. Pero inisip mo lang siguro yung halaga mo, yung 50,000 mo. Kasi nga tamad ka, hindi mo kaya kitain yun. Kasi nga, sabi ng mga kaibigan mo, di ba, nililibre ka lang nila sa Starbucks, may piso, wala ka laging gumagastos. Oo, sila yung gumagastos, siyang hindi palibre. Hayahay ka. Tapos, ngayon, bigla mo babalik ta rin si Pastor, yung testimony mo pa lang eh. Yun na magpapabagsak sa'yo sa korte, sa totoong yes, buhay. Yes. Maria, di ba ikaw din, naka-experience ka noon pa na may nag-offer din sa'yo na 40,000 ba yun? Ako po. Yes, that was a day before bago ako lumabas. Yung halimbawa bukas lalabas na ako. Ngayong gabing ito. Pero alam mo kasi syempre, though nakagawa ako ng maling desisyon. Nung time na yun kasi alam mo yung kung sa Tagalog palutang ka na yung hindi mo na alam nangyayari sa sarili mo kasi nga sa atin di ba yung nagdadalawang isip ka na. Nabasa ko yun, pero Chinese yung pangalan niya, no profile, no post in Facebook. Nakita ko yun eh. What, paano ko mababasa ang Chinese? And then sa isip ko noon, hindi ko na pinansin. Kasi nga, yung utak ko, yung focus nun is talabas na ng ministry. So hindi ko na siya pinansin. Ang sinabi lang talaga doon is, 40,000 once lie against pastor. Post ko daw sa Facebook. Ayun, yun na ngayon mga kababayan. Baka yung mga nagpunta sa hearing nitong si Hontivirus, ano po mga kababayan, tinanggap po nila yung offer ng Chinese. Tayo dito mga kababayan, tinatanggap natin lahat ng mga nagsasalita, kumbaga pinakikinggan natin lahat. Wala tayong ano dyan, wala tayong sinisensor. No, yung mga witness nitong si Hontivirus, pinalabas din natin sa PH update. No, para makita ng mga kababayan natin kung sino talaga yung mga ano nagsisinungaling, di ba? Mahirap na eh. Di, syempre, I doubt myself. Bakit ko gagawin yun? Wala namang ginawang sama si pastor sa akin. Choice ko kung nagkasala ako, hindi ko kaya panindigan yun. Pero never ako magtatatak sa isip ko na pwede kong sirain si pastor. Kahit siguro mamatay pa ako dito sa labas. Kahit wala pa akong kasama dito, kaya kong panindigan na totoo si pastor. Kasi walang tinanim si pastor kung puro pagmamahal. Di ba? Kung paano kami binago ni pastor, kung paano kami inalagaan dyan sa ministry. Not only physically, but spiritually and mentally. Si pastor lang nagbigay niya sa amin. Pero never ko naisip na manira kay pastor. Kaya nung time na yun na lumabas yan, kasi pagkalabas ko nun, hindi ko na in-open yung Facebook ko. Ngayon ko lang inopen 2024. Umalis ako April 2023. So ilang months yun, di ko na-open yung Facebook ko. Kasi meron akong isang Facebook na gamit pang family lang. So, nung time na lumabas yung rin na yan, tapos nagka-issue-issue ng bayad. Hinahagilap ko na yung 40,000 kasi sabi ko, pwede siya maging proof. Kaso hindi ko na nakita eh. I don't know kasi dinecline ko kasi so it means baka blinak ako or whatever. Hindi ko siya makagilap kahit sa blacklisted ko, hindi ko makita. Talagang tinanggal niya siguro ako. Kasi hindi niya naman talaga kayang bayaran. Lalo na pag ikaw totoo ka maniniwala kay pastor. Na kahit nandito ako sa labas, kahit ex-worker ako, never ko talaga i-deny si pastor. Kasi alam ko si pastor lang ang makakaligtas sa akin. Ito Mariela, kasi ang gusto na iparating, pag nagkasala ka dito sa kingdom, sasaktan ka. Kaya nga sabi niya, sinasampal-sampal siya doon ni Pastor. Eh, ikaw mismo, nandun ka, nakakakita ka, kasama mo ito si Alias Rene. Ito, ano masasabi mo dyan? Na kung nagkasala ka sa kingdom, doon sasaktan-saktan ka. Wow!
Nagkasala ka sa ministry, tanggapin mo, i-admit mo. Hindi ka sasaktan, ang sarap nga ng buhay mo eh. Kain tulog ka lang, kain tulog, dasal, lakwat siya ka sa Glory Mountain. Ang ganda ng buhay sa Glory Mountain. Sa, kung matatanda, yun daw po mga kababayan, ang trabaho nitong si, ano, nitong si Rene dyan sa Glory Mountain, eh, lakwatsa lang ng lakwatsa. yun po ang trabaho nitong si, ano. Sarap daw po ng buhay niya doon. Ngayon, nakuha pa niyang siraan itong si Pastor Kibuloy. Malamang, siguro, posible, na kinagat niya yung 50,000. Kinagat po siguro niya yung 50,000. Kung matatandaan niyo, noong December, nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, binago natin yung rules. And the rules, as amended, would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, binigyan po natin ng diin yung karapatang pantao noong mga humaharap sa mga committee. So do sa atin pong nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Neri case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng, bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. Correct. It is not the right, it is not the duty of the... Kaso ang nakikita po ng ating mga kababayan, yung hearing na kinakandak nitong si Risa Hontiveros, eh para hiyain lamang itong si Pastor Kibuloy. No, kasi kung meron talagang mga violation, bakit hindi isang pa sa korte? Ang bibigat po ng mga binibitawan na alegasyon ng mga resource person niya, bakit hindi pa dalin sa korte, sa NBI o kung saan pa man? Ha? Ang alam niyo po sino makakaharap ng mga resource person na yun sa, ano, sa korte? Ang magkocross-examine sa kanila, alam niyo po kung sino? Ferdy Topacio. Brad! Iko-cross-examine ka ni Atty. Ferdy Topacio, anong mangyayari sa'yo, Brad? Ha? Kay Karen eh. Ha? Si Atty. Ferdy ang sisibak sa'yo doon. Yayariin ka noon. Doon na maghahalo ang balat sa Tinalupa. Sino pa? Si Atty. Harry Roque. Sino pa? Ha? Atty. Salvador Panel. Yun na magkocross-examine sa'yo, baka maihi ka sa pantalon mo, Brad. Ha? Kaya hanggang Senate hearing lang po yung mga yan. Hindi po pupunta sa ano yan, sa korte yan. Ferdy Topacio, magkocross-examine sa'yo, Brad. Hindi ka pa ba kinakabahan yan? My goodness. Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko nun. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Ayun. Maliwanag po mga kababayan, igalang ang karapatan nitong si Pastor Kibuloy. Yun lang naman eh. Kaso ang problema, mayroong banta sa buhay niya. Kung sakali daw magpakita siya, baka yun na yung huli niyang pagpapakita. Mayroong banta sa kanyang buhay.
O yung mga effects natin, ano na lang, kumbaga, nakasanayan na lang natin, kumbaga, nagkaka-break tayo pag nag-i-effects tayo. Pero, ano yun ha, hindi natin, hindi yun na talagang natatawa tayo. Kumbaga, ganun. Ang hirap kasi, parang break po kasi yun eh. Parang, parang hindi maputol yung line of thinking mo. Dapat, pero, tawa, di ba? Hawa ko. All ang counsel of the target resource person, halimbawa yung kay Kibuloy, can he insist na to the committee to recognize his counsel given his supposed threat? Hindi po ako yung abogado dito ni Pastor, pero kung siguro kung gustong gamitin ng abogado niya nung binago po natin yung section 16 and 18, eh pwede niyang sabihin na bigyan din sila ng karapatan na mag-file ng memorandum, etc., etc., kagaya po nung ginawa natin doon sa mga nagdaang pagdinig natin. So, Sold tayo doon, no? Gusto po nating yarin lamang ginagawang korte nitong si Ontiveros yung Senado. Sold po tayo doon sa ano, padaluhin sa hearing niya si Attorney Ferdy Topacio at pagtatanungin niya yung mga witness nito si Rizal. Ingat po natin kung saan kung saan naabot yung mga ano niya na yun, yung mga resource person. Balik at babalik po yan sa pag ano po kasi siya yung ano lead legal counsel nitong si Pastor Kibuloy, itong si Attorney Ferdy Topacio. Isa po sa pinakamahusay na abogado, pinakamahal na abogado sa ating bansa. Yun ang tatanong kay Karen eh, baka maihiyot sa ano sa lawal niya. Alang sa karapatan, kung kahit sino man na nandoon, kahit hindi si Pastor, huwag bastusin yung mga nandito sa kumaharap sa komite ng Senado. If the Senate heads to what Pastor Kibuloy wants, na non-appearance, would this not set a bad precedent to other? Pati itong mga media. Gustong padaluhin talaga eh. Siyempre malaking balita 'yon. Ah, pagka binrek po nila 'yan, laking balita 'no, 'di ba? Kikita na naman 'tong mga mainstream media, 'di ba? Kailangan talaga dumalo, magsiset siya ng napakapangit na president na pagka ayaw dumalo ng resource person, hindi ka dadalo. Baklase talaga. Personalities would be invited by the Senate. Hindi ko alam po yung dahilan niya eh. Hindi naman ako yung So this should be case-to-case basis? Correct. Correct. So, ulitin ko. May karapatan ang Senado na hilingin ang kanyang presensya. Subalit yung kagaya po dun sa Nery case. Kung natandaan niyo yung Nery case, pinawalang visa ng Supreme Court yung contempt. Nilift yun, yung si Romulo Nery. Natandaan niyo na yun. Yung mga bata-bata pa nun nandito nung panahong yon. So, kung natatandaan niyo yun, nakialam ang husgado, ang Supreme Court, at sinabi, lifted yung contempt order. So, he can utilize that. Ikarapatan naman siya. May abogado siya. Nung sa formal na umabot din sa court, parang ganun din. He can maximize, utilize all legal venues available to him. And no one should deprive him of that right. Ayun ang ano mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Ang ating gustong makita dito, lumitaw itong si Attorney Ferdy dyan sa pagdinig nito si Jose Reyes. kahit ano lang to, kahit mag-isa lang to, parang Lone Ranger siya to, kayang-kaya niya yung mga yun, sigurado. Mahusay po yan si Attorney Ferdy.